Magandang araw po. This is Mayor Lyson, also known as ang magsasakang reporter. Ikinararangal ko po ang pagiging magsasaka dahil kung walang magsasaka, magugutom ang aking kapwa. Ikinararangal ko rin po ang pagiging reporter dahil bahagi ako sa pagbibigay ng makabuluhan at makatotohanang impormasyon sa ating mga kababayan. Bilang isang magsasaka, ang pagtatanim at magsasaka sa probinsya, dinala ko po hanggang dito sa Metro Manila. Ngayon po ay nagtuturo tayo ng urban gardening in a plastic bottle. Self-watering plant. Ngayon pong araw na ito ay isi-share ko po sa inyo ay something amazing. Dahil nagtanim po ako ng gulay, nagtanim po ako ng mustasa sa sapatos. Napaganda ko po ito, napalaki. Ngayon po ay ahaniin ko na. Halipo kayo, samahan niyo ako. Something amazing ang isi-share ko po sa inyo. Dito pong nakalipas na buwan, ano, yung aking driving shoes, ano? Matagal ko na po itong ginagamit. May sira na, ano? May butas na po yung ilalim, ano? Ako po kasi kapag isang bagay ay pwede ko pang gamitin ay ginagamit ko pa. Eh nung nakalipas na araw po napansin ko may butas na pala itong ilalim, ano? Sabi ko itatapon sana eh. Pero naisip ko, huwag ko siyang itapon, sa halip ay taniman ng mustasa, ano? At napatubo ko naman po at napaganda. So ito po ngayon ang resulta. So ito po yung aking partner na sapatos. Ngayon po ay napakaganda nitong ating tanim na mustasa, no? So ito po ay dalawa yung aking nailagay sa isang pares, at itong isang pares naman ay isang piraso. So ang gaganda po nila, no? So patapon na bagay, pwede pa lang taniman ng mga halaman, ano? Pwede po rito ay ito po yung mustasa. Pwede po rito ay pechay, pwede rito lettuce, ano? At iba pang halaman na maliliit lamang yung kanilang mga ugat. So ito po ang ating mga halaman na nakatanim sa isang pares na sapatos, ano? Driving shoes ko po ito, ano? Dapat ay tatapon lang, ay pwede ko pa siyang tinanimin ko pa siya. At maganda naman ang naging resulta. Baka po may sapatos kayo dyan sa inyong mga bahay, ano? Sa halip na itapon, subukan nyo pong magtanim ng ganito na tulad po ng ginagawa ng magsasakang reporter. At maganda naman po yung naging resulta. So patapon na bagay po, ano, pero napakinabangan pa, no? Simpleng-simpleng alagaan at tatubuin po yung ating mga mustasa, ano? Magtanim na rin po kayo ng mustasa tulad po ng ginagawa ng magsasakang reporter. Sa mga pet bottle po, ano? Madalas ko po ituturo sa inyo mga pet bottle. Ito po ay tinry ko lang na magtanim sa sapatos, ano? Sa halip na ipagretira o itapon yung sapatos na sira, ay pwede pang gamitin na pagtaniman ng mahalaman. Ganun din po ang procedure, ano? Magpupunla ka po muna o pwedeng direct planting dito po sa sapatos. Pero ito po ang aking tanim na ito ay ipinunla ko po muna, no? Pagkapunla ay nilipat ko po rito yung ito po isang piraso lang nilagay ko. Dito naman ay dalawang mustasa ang aking nilagay at tumubo. Napatubo naman po natin ng maganda. Naka-harvest, ilang harvest na po ako riyan, ano? Yung bawas po na daon sa ilalim ay una ko na pong ipinang sahog sa sinigang, ano? Ito, pagugulangin ko na po ngayon ito nang sa ganun ay makakuha ko ng seeds dahil meron na po siyang bulaklak, ano? So yun po yung kanyang flower at dyan po ay magkakaroon ng seeds. Nang sa ganun ay susunod na plantation ko, dito na lang ako kukuha ng aking susunod na itatanim. Nagawa ko po ito, ano? Magagawa rin po ninyo. Ano pong ma-achieve po ninyo? Una, ang pagsasaluan ng buong pamilya ay healthy. Pangalawa ay makakatipid ka, no? At syempre, save the Mother Earth. Dahil lang mga halaman po ay naglalabas po yan ng oxygen, no? Nakakatulong ka po sa ating inang kalikasan, pagpreserba ng ating inang kalikasan. So magtanim na rin po kayo, no? Kahit ko po kayo na magtanim ng iba't ibang gulay, iba't ibang green leafy vegetables,
sa inyong paligid, ano, sa inyong tahanan, sa barandilya ng inyong tahanan, sa terrace ng inyong tahanan, sa harap, sa likod, ano. Ako po, yung aking tahanan ay itong aking barandilya, ano, punong-puno po ng mga halaman. Nakikita niyo po natin background sa likod dahil sa mga pet bottle na self-watering, ano. Wala pong alas natatapon ng mga bagay, ano, yung pong mga pinaggamitan po ng soft drinks, ano. Pag may naglalakad po ako sa kalsada, ano, at may nakita ko ng mga 1.5 liters, ano, yung mga galon, yung mga 8 liters, pinupulot ko po yan at tinatiniman ng iba't ibang uri ng halaman. Meron po akong mga 500 bottles na 1.5 at saka po yung 8 liters akin pong nilalagyan ng lupa at tinataniman ng iba't ibang uri ng halaman. Ngayon po ay makikita po ninyo, sapatos na sira. Ano? Sinubukan ko pong magtanim. Ito po ang ganda ng resulta. Hindi ko lang po sinasabi na mag-ipon kayo ng mga sapatos. Pinakita ko lang po sa inyo na pwede rin palang magtanim sa ganitong patapon na bagay na sapatos. No? Napakaganda po niya ang ating tanim na mustasa dito po sa aking driving shoes na nag-retire na sira na. No? May butas na po yung ilalim nito. Dahil kaya ko po nalaman na may butas na, ano? Nung pong isang araw ay umulan, tapos o nung nakalipas na buwan, ano, ay inabutan ako ng ulan, tapos suot-suot ko po itong sapatos na ito. May pumasok po yung tubig sa aking paa. Sabi ko, this time ay pwede ko nang palitan itong aking mga sapatos na ito at salip na itabi sa isang lugar ay o kaya itapon, dahil po yung mga sirang bagay kasi tinatapon po madalas natin, ano, o kaya po yung ginagawa nating souvenir itinatabi. Siyempre po, kung maliit lang yung bahay mo, medyo magkakaroon ng kalat o kaya makakasikip itong mga pinaggamitan mong gamit, ano. Ito po, sinubukan ko pong itanim at ito nga po ipinapakita ko sa inyo na pwede kayong magtanim sa ganitong pamamaraan. Yung mga tanim ko po na nasa sapatos ay kasama po ng aking mga iba pang mga tanim na nasa mga pet bottle. No? Yan po yung mga pinaglagyan naman po ng bote ng alcohol. Po. Ayan. So ang lulusong po nila, oh. Mga ano naman po ito, ano? Mga pechay naman po 'yan. Iyon. So ito po ay nasa mga bote naman. Ready to harvest na po 'yan. Anytime na gusto mong magluto ng gulay ay kukuha ka lang po. Nataba po nila, no? Ayan. So ito po yung aking nasa sapatos. Ayan. So nawa po ay nakapagsira ko ng panibagong kaalaman at impormasyon sa inyo ngayong araw na ito, no? Sa sapatos, tinanaman po natin ng gulay. Nagawa ko po ito, magagawa rin po ninyo. Kung may natutunan po kayo, no, i-share nyo po sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak, itong ating video tutorial na ito. Ano? Nang sa ganon ay marami tayong maabot, matulungan na ating mga kababayan na magtanim din po na tulad po ninyo na mga nanonood sa akin sa mga oras na ito. So, simpleng-simpleng alagaan at patubuin. Kapag kayo po ay marunong kumain, dapat ay marunong din po kayong magtanim. Ano? Ito po yung nakikita ng magsasaka reporter na sagot sa kagutuman na nararanasan ngayon ng marami nating mga kababayan, lalo na po dito sa urban area. Kaya magtanim na rin po kayo, lalo na po ngayon ay dumadami na naman po yung mga kaso ng COVID-19, ano? Pinagbabawalan po ng ating pamahalaan. Kung wala naman po kayong mga importanteng gagawin sa labas, ay pag-stay na lang po kayo sa bahay. Magtanim, tulad po ng ginagawa ng magsasakang reporter. So, hindi po kayo magugutom. Hindi, makakatitik po kayo. Hindi po magugutom ang iyong buong pamilya kapag po kayo ay nagtanim na tulad ng ginagawa ng magsasakang reporter. Nagtanim po kayo yung mga gulay, no? Yung mga nakakain po, mga green leafy vegetables na tulad po ng ating ginagawa. So, maraming salamat po. Sana po ay nakapagambag ako ng panibagong impormasyon at kaalaman sa inyo ngayong araw na ito. Ngayon po ay shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood
dito sa ating channel. Shoutout po at ipinapakiusap ko po sa inyo ano, na mag-subscribe din po kayo sa vlog ng aking anak na si Kayla, yung aking anak na panganay. Ano? Sineshare po niya sa kanyang vlog yung pagluluto ng masarap at masustansyang pagkain. Ito po yung sincerely Kai. So pinapakiusap ko po sa mga loyal po na ating subscriber dito sa YouTube. Ano? Mag-subscribe po kayo sa vlog ng aking anak na si Kayla na Sincerely Kai. Natitiyak ko po na may matututunan po kayo sa kanya. Ano? Naisishare po niya yung kanyang pinag-aaralan sa school. Ano? Sineshare po niya sa kanyang mga nanonood sa kanya. Ano? Sincerely Kai. Yung mga hindi pa po nakasubscribe sa kanya, ano? Sincerely Kai po. Shoutout kay Daisy Legaspi watching from South Carolina, USA. Bernadetta BM, Amera LC Channel watching from Sabah, Malaysia. Dorin Baladad, Amor Pajarda and family. Tatay Leo Baduria watching from Lancaster City, Cavite. Nanay Feli Nabara watching from Paco, Manila. Elaine Lopez Vlog watching from Kalumpit, Bulacan. At ang kanyang mami si Edith Lopez. Elmer Rainera at Luz Rainera o Rainera family watching from Bicol, Albay. Concepcion Lorilla family watching from Los Baños, Laguna. Aurin family watching from Batangas City. At siyempre po, maraming salamat po sa mga subscriber nitong ating YouTube channel. Ako po ay malugod na nagpapasalamat mula po sa puso ko dahil isang taon pa lang po itong ating channel, umaabot na po kayo sa 270,000 yung mga nakasubscribe dito sa ating channel. Ako po ay naniniwala na nakakapag-share po ako ng pairam na talento ng ating Panginoon kaugnay po ng pagtatanim ng iba't ibang uri ng alaman sa pagitan ng organikong pamamaraan. Sa mga nagnanais po na mapalalim at mapalawak pa ang kalaman kaugnay ng pagtatanim ng iba't ibang uri ng alaman, iniimbitan ko po kayo na manood ng aking TV show at simulcast po ito sa radyo. Ito po ay Masaganang Buhay. Umi-air po ito ng alas 7 hanggang alas 8 ng umaga tuwing araw ng Linggo sa 1PH Signal TV Channel 1 ng TV5. Simulcast po ito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Masaganang Buhay po. Ano? Meron din po akong column ano? Every Tuesday. Ito po ay ang nangungunang pahayagan Tagalog sa ating bansa. Filipino Star ngayon. Ang aking pong column ay ang magsasakang reporter. Isinusulat ko po rito ang iba't ibang do-it-yourself tips at iba pang sikreto mula po sa pagsasaka. At siyempre po, yung hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, ano? Like and share, click the bell button nang sa ganun ay ma-inform po kayo kapag may mga bago kong video upload, video tutorial, at ma-share po sa inyo ang pairam na talento ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Stay safe. Happy farming. God bless.